So welcome back mga Lodi and welcome to Kuya Raven Vlog. At ngayon makakapagluto na po tayo ngayong araw na to dahil nag-day off po yung ating pintor or yung nagpe-paint ng ating bahay. So magagamit na po natin yung ating kusina para makapagluto. So ngayon i-share ko naman po sa inyo ang ating bagong lulutuin. Pero syempre alam nyo na tong lutuin na to. Isa sa mga favorite dish ko rin po itong ating lulutuin for today. So ito po yung unang or pangunahing sangkap or ingredients natin, yung beef. Meron tayong gagamitan ko po siya ng imitation crab, broccoli, zucchini, kahit anong klaseng zucchini. So meron lang akong green, may tinatawag na yellow squash zucchini. Ito ang tinatawag dito ay green zucchini squash. Wala po akong fresh ginger or luya, kaya gagamit ako ng ground ginger powder. Meron din tayong pamintang durog dito, black pepper. Gagamit din po ako dito ng mirin. Ayan. Cooking wine, mga Lodi. Soy sauce, cornstarch para sa slurry, pampalapot ng sauce. Carrots, one egg, kahit anong sibuyas na merong available kayo. So gamit ko po lang sibuyas, yun ang available ko. Gagamit tayo ng sesame oil, oyster flavor sauce or oyster sauce, minced garlic, sugar, white sugar, then yung ating chicken powder or flavor. So lalagyan natin ito ng tubig, bali magiging chicken broth gagamit tayo nito mga Lodi. So yan po yung ating mga pangunahing sangkap or mga ingredients na gagamitin sa ating gagawing dish for today. So luto na tayo mga Lodi. So yan, bagong hugas po ako ng kamay mga Lodi. So since na kami lang kakain na ito, so medyo kakamayin ko na to mga Lodi. So kayo kung ito ay i-sell nyo, ibebenta nyo, then gumamit po kayo ng gloves or kung anumang utensil na pwedeng panghalo. So ito po yung ating beef. So hiniwa ko lang po siya ng gusto naming size. So kayo na pong bahala sa size na gusto ninyo. So ganyan lang po kalalaki yung hiniwa ko dito. Ayan. So lalagyan natin siya ng isang itlog mga Lodi. So ayan, lagay po natin. Then gaya ng sinabi ko, yung instead na baking soda, baking powder po yung ginamit ko. So triple po ang gamit nito, kung 1 teaspoon, so 3 teaspoon. So gagamit na po ako ng isang kutsarita dito sa paglagay ng ating baking powder. Ayan. Instead na baking soda. Kapag baking soda, 1 teaspoon lang mga Lodi. So ayan. At syempre susunod na rin natin yung ating cornstarch. So lalagyan din natin ito ng cornstarch mga Lodi. At least maglalagay ako ng mga siguro to 1/2 tablespoon or 1 tablespoon na siguro. Ayan mga Lodi, 1 tablespoon na natin. Ayan, kasi medyo marami-rami yung ating beef. At lalagyan na rin natin ito ng konting soy sauce mga Lodi, konti lang. Takip lang siguro yung gagamitin ko dito. Ayan, light soy sauce mga Lodi. At lalagyan natin yan ng cooking wine. Susunod na po natin yung cooking wine. So ito po yung gamit ko, cooking wine. So ganito lang din, siguro mga dalawang ganito. Pinakatakip niya. Ayan. At mix na natin to mga Lodi. So yan lang po yung ating gagamitin. Mix na natin to. So gaya ng sinabi ko, kakamayin ko na to mga Lodi. Kaya kami rin lang naman kakain ito. So ganito lang yung pagmamarinade nito, itong ating beef.
lalagyan ko pa siya ng konting toyo kasi medyo off color siya. So ayan yung itsura niya mga lodi. So lalagyan ko lang siya ng konti pa siguro para lumasa ng konti. At mamaya maglalagay din naman tayo ng oyster sauce dito. Saka konti uling soy sauce. So para lang dito sa mga beef natin na hiniwa-hiwa, magkaroon siya ng lasa. So mamarinate natin to for at least 20 to 30 minutes bago lutuin para ma-absorb ng beef yung ating nilagay. So yan, so tatakpan ko lang yan, lalagay ko sa refrigerator, then lulutuin na natin mamaya mga lodi. So habang ginagawa natin to, prepare ko na yung mga vegetable natin na blanch dun sa hot water. So yan na mga lodi. So refrigerate nyo lang for about 20 and 30 minutes. So ganyan lang. Ito na nga mga lodi, umpisa natin sa pagpapakulo ng tubig dito sa ating wok. Then lalagyan natin yan mga lodi ng asin. So yun yung ating gagawin. So meron lang ako dito na sea salt or regular salt, pwede na mga lodi. Hindi nyo kailangan maging ano dito sa pagluluto natin. So konti lang naman kasi i-blanch natin dito yung ating broccoli, then yung ibang gulay, yung mga gulay. So yun lang naman yung nadagdag natin, yung ating salt dito sa water. So ang gagawin ko dito, i-blanch ko na tong zucchini, carrots, then yung broccoli natin. So saglit lang mga lodi. So kahit ano palang hiwa ng gusto nyong gawin, kung half moon or ganito, so kayo na pong bahala mga lodi sa style ninyo. So kakainin naman din po namin kasi to, kaya kahit anong style ng hiwa na lang yung ginawa ko dito, dahil yung mga bata syempre gusto ng mga iba-ibang parang iba-ibang design mga lodi. So kayo po, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong iba-ibahin yung style, katulad na itong carrots, may ganito, may ganitong hiwa. So nasa sa inyo na po yan mga lods. So ilalagay ko lang lahat ng gulay natin dito, then siguro pakukuluan lang natin to ng mga at least mga 2 minutes. Sama na yung ating broccoli, haluin nyo lang. Lang na mabuti. So ganyan lang yung gagawin natin dito sa una. So hintayin lang natin tong kumulo, then babanlawan natin to ng malamig na tubig para hindi mag-continuous yung cooking niya. So ganyan lang yung gagawin natin dito sa gulay natin mga lodi. So pagka kumulo na to, then babanlawan natin ng malamig na tubig para hindi siya maging malabsa. So parang half cook lang yung gagawin natin dito mga lodi, kaya natin binablanch. Or kung ayaw nyo i-blanch, idiretso nyo na sa pagluluto, pwede rin naman mga lodi. So hintay lang muna tayo hanggang sa kumuluto mga lodi. So yan na mga lodi, nakikita nyo kumukulo na. So nasa high heat po yan. So ikikip natin yung high heat kasi magluluto tayo ng beef mamaya. So tatanggalin na natin to, itong ating umukulong vegetable, at babanlawan natin ng malamig na tubig. So ito na nga mga lodi, magpapainit tayo ng kawali. So siguraduhin mainit muna yung kawali bago lagyan ng mantika. Yan ang technique ng pagluluto ng beef. So mainit na yan. Lagyan ko na ng konting mantika. So, susunod na natin dito mga lodi yung ating minarinate na beef. So ito na siya after 30 minutes. So gamit ako ng chopstick para hindi masyado masunog yung iba o magkaroon ng char yung ibang ano natin na beef.
ayusin nyo lang ng ganyan, pabayaan nyo hanggang isang magkaroon ng parang fried na texture yung ating beef or char na tinatawag. Pabayaan nyo lang na ganyan. So, siguraduhin yung mainit na mainit yung kawali nyo. Lagyan nyo ng mantika. Then, ilagay nyo na yung beef. So, ito lang yung gagamitin ko para hindi siya maghalo yung minarinade natin. Para magkaroon na kagad siya ng fried texture ng ating beef. Ganyan lang gagawin yung mga lodi. Tapos pagkatapos niyan, saglit na lang lulutuin yung ating mga vegetable kasi naluto na. Ganyan lang yung gagawin natin dyan. So ganyan gagawin nyo. Tapos flip nyo na yung inyong beef. Makikita nyo itong mga lodi. Ito yung sinasabi kong fried texture. Ito yun. Ito yung fried texture. Pwede mo nang haluin. Flip yung iba. Nagkaroon na ng fried texture yung kabila, then ilagyan na natin ito ng minced garlic. Tapos saka na natin yan haluin. Pwede lang haluin yan mga lodi. Dalian lang to. So, lagay lang tayo ng lagay ng mga ingredients natin. Ayan na. Lagay na natin dyan mga lodi yung ating oyster sauce. Lagay nyo na dyan yung oyster sauce. Then yung ating yung chicken broth, yung chicken powder, yung wakong broth. So, wala pang 1 cup yan. Lagyan na natin yung dyan. Lurin nyo lang. Nalagyan na natin yan ng soy sauce. Sunod-sunod na. Lagay mo muna pala natin tong ating imitation crab. Para magkaroon din siya na lasa kahit pa paano. Then yung soy sauce. Soy sauce. Luwin ulit. So ganyan lang kadali ang ating ginagawang ulam or dish. So madalian lang para hindi maging makunat yung ating beef. Yung beef na meat. Pagkatapos niyan, lagyan na natin ang ating mirin. Unti lang. Depende sa tamis. So, maglalagay ako ng white sugar dyan, mga lodi. Sa inyo na yan, kung gaano katamis, tikman nyo na lang. Tulad ng parati kong sinasabi, tikman yung ginagawa ninyo. Then, haluin ulit. Malapit na yung maluto. So, last natin lalagay yung ating naluto ng mga vegetable. Yung na-blanch na broccoli, carrots, then zucchini. Lagyan na rin natin ng black pepper or pamintang durog. Ayan.
chili. Since na meron na siya kaninang cornstarch, yung nilagay natin marinate, so malapot na siya. So, ang last na ilalagay na natin yung ating itong gulay. So, ito na yung nahugasan nating gulay. Yung mga gulay. Pagka-blanch, then hugasan nyo ng malamig na tubig. Ma-stop yun. Ayan. Continuous sa pagluluto para hindi malamang. Makikita nyo yung texture ng gulay natin. Maganda. Haluin nyo lang ito ng mabuti, mga lodi. Para yung sauce niya kumalo dun sa gulay. Ayan na kadali ang ating nagawang dish. Tapos na yan, maya lang, tapos na to, mga ilang minuto na lang. So kung nakukulangan kayo sa sauce, pwede kang magdagdag kahit konting hot water. Ang dagdagan nyo lang, kasi medyo marami yung aking ginawa. So dagdagan nyo ng hot water. Haluin nyo rin ng mabuti. Lumasa sa gulay yung ating ginawang mga condiments. Siyempre, titikman natin yan. Titikman natin yung ating ginawa. Yan. So, medyo hindi lumasa yung ating oyster sauce, so dadagdagan natin ng oyster sauce pa. Ayan. Lagyan na rin natin ng konti pang soy sauce. So, kaya sabi ko sa inyo mga lodi, tikman nyo yung ginagawa nyo. So, kapag kailangan dagdagan, dagdagan nyo. Huwag kayong matakot dagdagan. Tapos tikman nyo uli para sigurado. Masobrahan naman, lagay nyo lang ng tubig. So yan na. Tikman uli natin. Okay na. Ayan, ayos na. So, okay na, okay na. Turn off nyo na yung inyong kalan, mga lodi. At alagay na natin to sa serving plate. At mapakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Haluin ko lang yung ulo mabuti. So, ganyan lang kadali, mga lodi, yung ating ginawang dish for today. So, sobrang dali lang at napakasarap. Ito pala na ilagay yung ating sibuyas. So, pwede nyo nang ilagay yan sa uli, mga lods. Haluin nyo na lang. Pwede naman yan. Fresh na fresh ang ating sibuyas. So, pailalim nyo para medyo mainitan siya. Saka nyo i-serve. So, okay na yan. Parang garnish lang yung ating onion. At lastly pala, ito mga lodi, yung ating sesame oil. Sesame oil, konti lang yung dadamihan. Hindi naman mag-over natin yung lasa. Para lang yung bumango yung ating niluluto. So, ayos na ayos na. Ito na to, mga lodi. Serving plate na lang. So, hintayin nyo, mga lodi. So, yan nga pala, mga lodi. Nakalimutan ko rin ilagay yung ating ground ginger o green lumpia. So, konti lang lalagay ko dito. So, haluin nyo na lang, mga lodi. So, ganyan lang. So, saka natin sa serve. So, tapos na yan, mga lodi. So, serve na natin.
Ito na nga mga Lodi, yung ating ginawang deep broccoli with imitation crab. So yan po. So gagandang kadali ang pagluluto natin. Subukan nyo na pong iluto. Kung may mga katanungan kayo, comment down below na lang po dyan sa ating description box. So ganyan na po ang ating beef broccoli with imitation crab dish. So yan po ang vlog natin na pagluluto for today. At again mga Lodi, maraming salamat uli sa mga bagong nag-subscribe at nasa 1,600 subscriber na tayo mga Lodi. Maraming salamat sa mga bagong subscriber at sa mga nag-stay na subscriber natin dyan na walang sawang kahit papano eh parati nating kasama sa ating mga vlog. So, maraming salamat ulit sa inyo at hanggang sa susunod ulit na ating pagluluto. So at tabayanan nyo rin yung pag-fix ng aming bahay. So sa susunod na video siguro may i-vlog natin yan. So, hanggang sa muli mga Lodi. So sa susunod na luto natin. So paalam muna.